Di pantai ya. Yo mga idol, kumusta men? Oh shit. Tati ko tumumba. Mga idol, nag-improvise lang ako ng ano eh. Ng tawag yun. Tripod kasi. Nasira yung tripod ko men. Tapos wala pa akong webcam dun sa computer. Kaya yun. Cellphone ginagamit ko. Yung mga idol, karating lang natin eh. Rough day, man. Toxic ako. Kailangan i... tawag dun? Separate ko yung sarili ko sa ibang tao. To ano? Para toxic ako eh. Friday ko ngayon sa trabaho, mga idol. Day off tayo dalawang araw. So, sana. Tumapanood natin yung flip-top yan. Ganaan tayo. Bad week, masyadong ano sa trabaho, ibang klase. Ano ba? Subscription tayo mga idol yun. Panoodin natin to, panoodin natin yun. Tayo, Pukuda, tanga si Jay King. Balik, man. Kaya lang, kailangan i-secure ko muna tong ano ko, improvise ko, man. Baka ano, tumaob. Yun. Sandalan natin itong ano, labada nating madumi. Yan. Tangina, sana sulit tong unang laban na to, men. Tol Pukuda, good luck sa atin. Tumaba si Jay King, oh. Maganda yung laban natin na to. What will be tao? Yung bakbakan lang, tol. Yeah. Yan natin, men. Ba? Toxic talaga, bro. Ewan ko, bakit? Wala naman silang problema. Ako may problema, kaya... Ewan ko, men. Shoutout kay, ano, Shyamlan. Sa kasama ko sa trabaho kanina. Ayan. Rough day din siya kasi masakit ngipin niya. Pero tanga na, pinilit na yun. Pero ang hirap, man. This is one of those days, bro. So, yun. Shout out Shyam lang. Sensya ka naman. Next time, bawi ka na lang. Lahat ng represent ko lang na partners natin. Flip top, mag-iay para sa parating natin laban, o. Sa kanan ko, Cagayan de Oro City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat. Para kay Fukuda! Pakiramdam na hindi patas, kamay na nakaposas, sa kalayaan na inaasam. Yo! Mga idol, buta, next request pala natin, men. Tipsy D. Encino. Request yan ni Leos TV. Mga idol, wala ko sa condition, pero gusto ko lang i-divert yung ano ko eh. Puta ko sa ibang bagay, kaya... Magre-react tayo ngayon, samahan niyo kumayon, men. Wala eh. Solo play tayo dito eh. Tulog na sila eh. It's ano, past 12 already. Past 12. Nanalo ng coin toss! Si Jay King, pinili niya mauna si Fukuda! Mukhang magsisigawan tong dalawang to! Tig-trawang minuto dapat! Pahinga natin! Unang bala, zone 14! Fukuda! Again? Walang sigawan. Ito na ang pagbabalik ng hari! Haring Sinon! Sa sarili nagkamali! Kaya to nakulong! Sa halamang pinagbabawal, ikaw ay nalulong! Mahilig ka sa natural? Pwes sa natural na paraan ka matatapos na parang Haring Solomon! Adik! Wala akong agen sa halaman ay... Kaya lang. So, ano ni... Haring Solomon. Hindi ko na-get kasi hindi ko alam history nun eh. Pero siguro hindi naman siya magiging confident kung dito to yung mga sinabi niya siguro. Maganda rin yun. Pero pakiusap lang, pumwesto ka naman. Ultimo kalatsutsi na kapitbahay niyo, pilit mong sinisindihan. Alam mo yung pwestuhan? Buti pa si JD, kahit di yun hari, alam na alam niya yung daan. Ikaw, haring may trono ka pa naman pero nagkakalat ka lang saan-saan. Oo, literal. Sa kalsada ko nahuli ng batas.
Di ka nakatakas sa sarili mong palabas. Highway naging chessboard sa pangwakas. Itong king sa checkpoint hindi nakalagpas. Haring protektado, pero nang naabutan ng alagad, hindi mo kinaya. Bukod tanging haring nag-quarantine sa kulungan dahil ayaw magka-corona. Tas sabi mo, mayor ka, astang hari ng selda. Kung anong kinauupuan mo siyang ikamamatay mo na parang baby ama. Mayor ka, pero humingi ka sa mama mo ng pampiyansa. Kaya huwag kang mag-astang baby ama kung galawan mo pang baby pa rin ni mama. Palamunin, walang ambag itong puta kahit sa inuman ng mga kahanay. Kaya... Alam mo, teka lang mga idol, watin mo lang. Ang hirap, ano yung makapag... ano yung magka-interest sa kanya eh. Sa barat niya, angles niya hindi ko makaget eh. Alam mo, nagkaka-idea ako pero parang hindi effective sa akin yung angles niya nung kaya ano eh. Pero yung kanina yung huli, napangiti ako, sabi ko, okay, sige. Konti pa. Alam mo yan? Ama, kung galawan mo pang baby pa rin ni mama. Palamunin, walang ambag itong puta kahit sa inuman ng mga kahanay. Kaya gumawa na lang siya ng mababaw na kanta para masabing may ambag siya sa tagay. Tagay. Pero nag-million views yun, di ba? Dahil yan sa kakapisunet nila. Wala nang ang konkretong mensahe yung kanta, kinakuha pa ng gago. Baka nakakalimutan mo na sa Pilipinas tayo, mas mabenta yung tagay sa mga walang trabaho. Ginawan pa ng music video ang sagwa ng quality. Pagmumukha pa ng babaeng modelo, mukhang payat na Jollibee. Tagay at sindi ka lang daw para malampasan ang problema. Pero di ba dahil sa sindi, kaya ka nagka-problema? Di ba may pangarap kang gustong makamit? Buhay mo, wag gawing ilusyon. Mas inuna mo pang humithek porket may bisyo sa salitang ambisyon. Kaya kahit sa realidad itong king, walang lakas na mapakita. Kahit gawin nating laro ito, king sa queen ka lang umaasa. Mapalaro o realidad, wala kang naipundar na pera. Kaya walang mailabas na abilidad itong king na umaasa lang sa mana. Mana, king. O alam kong di ka gamer, pero ito, matagal nang nakaabang king, aimbot sa ulo, tagilid ka sa kadabang king, kaya kahit mahilig ka pang mag-food trip, chong kain ka pa rin, pagkat fast food lang sa akin tong nag-aalaking. May maker doon ah. Hindi masama. Nakulong daw ako! Ikaw din naman nakulong ah. Alam nyo, kaso, tinupi niya 1,000. Putang ina to, nahuli ko ng pulis dahil sa marijuana. Akala mag-choke ako, yun ang iniisip ng bullshit. Tarantado, di ako mag-choke sa'yo, kasi di ka naman good shit. Mukhang pagkayari ng laban! Man, hold on, tangina. Si Pugoda, ano eh, no? Parang... Pangit siya pa round 1 yun eh. Mauna. Mas maganda si Jay King eh. Kasi yung ganun dalawang banat na yun, men, posible hindi mo magugustuhan yun. Isang funny, tsaka isang funny bars. Dalawang sunod yung binitawa niya, men. Ulitin natin, bro. Maganda. Tsaka ano eh. Papagahanap ang paano eh. Yun ang kailangan ko pa naman eh. Men, Jay King, men. Jay King. Libo. Kailangan, ulitin ko pa, men. Sandali lang. Pero tinry ko naman kay Puro, ha? Tinry ko naman mga idol. Siguro dahil sa naramdaman ko naman. Medyo ano ko eh. Relax siya, bro. Nakulong daw ako. Ikaw din naman nakulong ah. Alam nyo, kaso, tinupi niya 1,000. Siya mo, dalawang balat yung matatawa ko rin ako. Nakulong ko ng pulis dahil sa marijuana. Akala, mag-choke ako. Yun ang iniisip ng bullshit. Tarantado, di ako mag-choke sa'yo. Kasi di ka naman good shit. Ang ina, no? Bigat, bro. Mukhang pagkayari ng laban. Ako'y makukulong na naman. Makikita nyo sa magagawa ko. Pero
hindi na mariwala dahil murder na yung kaso, ano, gang? Nung laban mo kay Plasma, tinira mo pa si Enigma. Tanginan mo yung parang siya mag-game. Wala kang utang na loob, bukod ah. Manang-mana ka kay Akat ah. Alam mo, sa totoo lang, ang hirap mo hanapan ng butas. Oo, kahit isa. Sa sobrang hirap mo hanapan ng butas, nilagyan na lang kita. Ako'y mahigit isang taon na wala. Nilagyan kaya na sa battle na nabek, ako'y isang taon nag-ensayo kay Kayusama. Kaya mas malakas nung bumalik. Hoy, pukulot! Biruin mo, kulot ka na, panot ka ba? Tangin eh, no? Punyeta ka! Tanda, ilang bagal na remote? Bro, ayun na naman siya, men. Ang galing nung pagkakaswitch niya, bro. Nung bars niya na dalawang sunod, akala ko nga, puro ang schema niya, puro ganun eh. Tapos biglang nag-jokes, no? Pero effective. Hindi ka ma-upset eh, na tango nakakabitin yun, tapos ba't niya hindi ba yung vibes, di ba? Pero hindi, itong galing. Ako'y mahigit isang taon na wala, kaya sa battle na nabek, ako'y isang taon nag-ensayo kay Kayusama, kaya mas malakas nung bumalik. Hoy, pukulot! Oh, doon, no? Nag-ibala siya. Biruin mo, kulot ka na, panot ka ba? Ano? Kulot ka na, parot ka pa. Tingnan niya natin yun. Buhok. Kasi pag mahaba yung buhok, parang itlugan ng manok. Oh, baka akala walang laman. Oh, man, oh. Dahil di na gets yung sasabihin na kaya ko lang naman sinabing itlog bugok manok kasi chicken ka lang sa akin. Kaya siguradong kuhang-kuha ko sa ulo ang patong niyan. Dahil manok ka lang ng Cagayan habang ako'y panabong ni Atong Ang. Di mo ako pwedeng dayain. Yan ang aking babala. Dahil pag ako ay dinaya, marami yang mawawala. Kaya sige, sigaw. Sigaw lang ng sigaw. Kung ba't siya sumisigaw, isa lang kadahilanan na talagang sisigaw ang tao kapag pinapahirapan. Tiisin mo lang ha. Huwag kang mag-alala. Dahil makakapagpahinga ka rin. Kapag patay ka na! O ngayon, alam nyo na kung paano ko i-rhyme yung pukudas sa lapida. Sabi niya, galit pa to kay Goryon Talas nung laban nila. Kasi si Goryo daw, babaero. Samantalang siya, loyal. Sa asawa niyang mukhang babae. West Park, you ka daw walang forever, pinasasabi ni Zayna Barake. Abay, dapat lang talagang maging loyal ka sa misis mong PIG. Kasi ano yan? Pangit ka na nga, manluloko ka pa? Sino ka? Si Skastakli? Bugo, manluloko ka ng asawa. Di ka lang nabibisto ng tuluyan. Magaling ka kasi magtago dahil pumoplogy ng galawan. Mr. Forcing sa breeze, ang dami mo ng veteranong tinalo, pero sa mga tao, di ka pa rin naging popular. Katulad ka lang ni Max, na may port nga sa pangalan, pero yung karir, hindi umaandar. Paano ba naman mga letrahan, sabi niya sa laban niya kay Sur? Siya daw ay bantay na may tagabantay. Puta, ikaw ay bantay na may tagabantay? Pinagbantay ka na lang, may bantay ka pa. Pupuda. Galing na na. Galing, man. Galing yung pagkakaano niya. Pinagbantay. Ayun, galing. Magkaiba kasi eh. Diba? Nung pinagbantay siya ng boss niya, inutusap pa. Nagkumuha para magbantay sa kanya. Kasi matiwala sa kanya. Ganun ba yun? Kulit eh, no? Yan ang napapala mo. Kakasama kay Sakmaestro. Palagi niyong inuubos yung pambalot ng imbutido. Kaya yung nanay niyo sa inyo, galit. Kasi sabi niyo, pangarap niyo, makamit. Pero ang pinangarap niyo, makamit. Kaya dapat dito, kasalan. Makamit? Ooh, galing. Galing. Tanginan, galing nyo, men. Yung met, tanginan. Pangarap. Bro, galing nun. Late ko lang din na ano, yun. Late, men. Siya daw ay bantay na may tagabantay. Haba, no, reway dahil. Puta, ikaw ay bantay na may tagabantay? Pinagbantay ka na lang, may bantay ka pa. Pupo na. Pagkulit, no? Shabu pa. Yan
kang napapala mo. Kakasama kay Sakmestro. Palagi niyong inuubos yung pambalot ng embutido. Galing yung setup pa, no? Ayun nanay niyo, sa inyo galit. Kasi da, sabi niyo pangarap niyo makamit. Pero ang pinangarap niyo makamit. Mm, kaya dapat dito kasalan. Ay, delay kayo, ganun delay. Yeah. Kaya dapat dito kasalan ng tumino. Sa ngalan ng foil, ng tuter, at lighter na walang ulo. Sana makulungan si Puguda katulad ko nang matigil na siyang magbisyo. Nakita niyo naman, ako'y nagbago. Tangina, boss, man. At muling bumapas ng rebelde sa aming probinsya dahil muling nagbabalik si alias Pogi, ang birador ng Nueva Ecija. Ticket number ng... Man. Tangin na parang muriribatan niya po ko dami. Ang bigat ng roundman na yun. Mga idol. Bars, man. Talagang ano siya siguro marami siya natutunan, man. Kampiyon ka ng tryouts. Bam. At naging first pick si Jay. Alam mo, kailangan may gamit si Puko dito ng matindi, man. Kasi... kung hindi, mababali wala yung mga speed niya, man. Parang hindi ka napakikinggan ng tao, bro. Pag ganun. Pag talagang... kailangan maganda yung round to mo, man. Iga. O first pick. Mala LBJ to rin sa'yo ni Anigma. Pero pagkalipas ng ilang... mga idol, sorry. Hindi pala mga tao. Iba-iba pala tayo, so... para sa akin lang pala yun. Correcting ko lang, mga idol. Itong first pick, Jay, tila hirap nang makuha. Kasi kahit naging FP ka, Jay, di ka naging hari sa takilya. Oo, Jay, sobrang lakas pang mang-recycle ng linya nitong bobo. Pinatunayan mo na kapag letter J, manluloko. Anong gusto mo, Jay? Kadugtong ng J, manalo na? O baka yung J, gawin nating Justin para mabigyan kita ng stroke sa mata? Walang kakaba-kaba pagkaharap tong J mata sa mata. Kala ko J na Jason, tang ina, J tarok lang pala. Kasi sabi niya kay Cripply, ninakaw mo pa yung singsing. Ah. Ninakaw mo pa yung singsing. Ah. Tas wala nang kadugtong tang ina. Di mo na malayan, naisahan ka na. Kasi yung karugtong ng sulat mo, ninakaw pa niya. At ito pa, sa isang battle mo kay mata, ito mismo yung sinabi mo sa kanya. Anong sumasabay sa Glock 9? Huwag ka ngang sinungaling na people. Ano daw? Huwag ka ngang sinungaling na people. Panaysita mo ng accent ng mga Bisaya, pero yung grammar mo ang hassle. Huwag ka ngang sinungaling na people. Putang ina ka, wala ba kayong Google? Panaysita mo ng mali sa iba. Pati sarili mo, minamali ka na. Patunay lang yung salitang people sa estilo mo. Di ka nag-iisa. Estilo mo to, di ba? Pitas ng linya sa kalaban para lumamang sa judging. Steve Jobs ang galawan sa kaka-push mo ng Mac. King, 80% sa mga laban mo, ganitong estilo ang iyong atake. Alanganin na yung bukas kung sa nakaraan ka bumabase. Ako, kung saan ka nakatayo, dun guguho ang iyong imahe. Parang binulungan ka ng mangkukulam ramdam mo bawat mensahe. O, hirap kang makamove on. Tulad ng nangyari sa'yo kay Kevin Andrade. Gumawa pa ng commotion na siya daw dapat nanalo sa debate. 3GS ka pa man din bayaw. Pero pinahiya mo yung baluarte. O batukan ka na bayaw. Yung Andrade na Kevin naging Cosme. Batukan! Kaya kahit sa tunay na buhay, wala ka pa sa kalingkingan ng aking nagawa. Pamilya, negosyo, bahay, kaya ko yan sa'yo ipamuka. Real 2 ka na! Huwag na natin idaan sa technical. Wala rin kasing kuwat. Awating ko lang si Puko dami na, mga idol na. Iyon niya, paisip ko pa lang ako eh. Para kasi habang nag-speech siya ngayon, yan eh, lumalabas na yun. Hindi effective. May mga, ano, may haymaker ng mga jokes kanina. Pero kulang pa yan. So ngayon, bigla akong naisip na ano, para matalong yung Jake, yung round 1 ng Jake King, kailangan ma-apekto mo yung ano niya eh. Matouch mo siya eh.
personalin mo. Sa'yo, bigla siyang ano, personal. Buhay mo, suma total, nakulong ka, nakalaya, nagbagong buhay malamang. Inspirasyon na ba yan? Palusot ng mangmang. Di mo lang kayang buhayin pamilya mo sa legal na paraan. Ay, Tim. Igma, dapat pag tumatalsik yung laway, bawas points eh. Aliligo sa laway ang puta, doon palang lamang na siya. Ayok. Talo na, ganun. Game na, game. Round 2. Sinerge ko yung puko da. Ang lumabas, electric pan. Sa bagay, bagay lang sa'yo yun. Total, mahangin ka naman. Kaya extra ka lang dito, tol. Huwag kang magmataas. Tama nga sa slam dunk, ikaw si Pukuda. Kaya di ka nagiging bida sa palabas. Sabi niya, sa Mindanao daw magulo. Puro gyera at patayan. Akala niya, astig siya pag kanya yun niyayabang. Eh pag may gyera naman sa inyo, nag-evacuate ka sa ibang bayan. Dahil yung pagbangkit mo sa gyera, hindi mo yan kinatabang. Tsaka mo na kami yabangan tungkol sa gyera kung ikaw na mismo yung lumalaban. Sa lugar niyo baka mo, magulo? Yan ay galing pa mismo sa iyong madapaking mount. Ikaw lang kilala kong tao na sinisiraan yung sariling lugar imbis na maging proud. Sa bagay, patunay na pangalan niya sa sinasabi ko ngayon. Kasi paano nga yan magiging proud sa Mindanao kung yung pangalan nga niya pang Hapon? Okay lang sana kung Pambisaya o Muslim. Maiintindihan ko pa. Pero Japanese, puta! Pukuda! Pukuyo ka! Ikaw lang nakita kung Hapon na ganyan itsura at malaki ang mata. Tol, kung ano lahi mo, sasabihin ko na. Di ka Bisaya o Muslim, kasi padyaw ka. Nung bata, namamalimusto si Pukuda nung bata. O namamalimusto sa kalsada. Ito yung klase ng badyaw na pag hindi mo binigyan ng barya, isusumpa ka. Pulubi! Ika'y nakakaawa talaga! Kasi kailangan mo pang magpaawa sa mga tao para makalimos ng simpatsya! Pero si Enigma, ang utos sa akin, itong pulubi ay dispatsya. Yan ang naisip namin, tulong sa pulubi para matapos na paghihirap niya. Tigas-tigasan ka lang dito, pero sa CDO, sunod-sunuran ka lang parang under ng nobya. Dahil sa grupo niyo, South Dogs, tuta ka lang ni Krega. Sabi nga niya, yung kahul daw niya, lisensyado. Ano yung sabihin nung kahit saan pwede kang kumahol? Ang dami mong ipapalisensya, kahul pa. Sa bagay, kanya naman talaga aso kapag nauulol na. Kaya di tatama sa akin yung bira mo, ni walang suntok na babakat. Kasi ano ba nga asahan yung suntok sa aso na to? Kung ang alam lang niya kumagat, kumahol, pinamamalita, basura naman lahat. Sa bagay, ganyan naman talaga mga aso, mahilig manir at magkalat. Kaya kung boxing ang laban, bugbog ka sigurado dahil sunod-sunod ako mag-parchline at ito ay 1-2, ako ang tunay na Hapon. Kaya taob ka pa, Kyo, kasi ikaw si Dunay Reng tutumba sa round 2. Tapos. Mina, men. Mina, umina. Puta, makaan si Puko na ron, men. Nakalataan niya rin yun. Mina sila. Actually, yung round 1 talaga solid talaga. Tangin na, Jay. Hanggang ngayon, iniisip ko rin yung Jay. Parang nabaliwala rin yung round. Pero yun, tabla nga, men. Tabla. Tabla sila ang round 2. Pero yung round 1, Jay King, men. Solid yun. Sarap ulit-ulitin yung round 1. Ito na muli, ikot ng tagay. Para sa hari na papanaw. Buong rounds kong iaalay. Itong shots na aapaw. Di mo na to panahon. Haring di na masisilayan ng araw. Oo, haring, araw. Paano ka lulubog kung hindi ka nangibabaw? Kasi nga, bansot. Yung laban mo kay Sequence, ang cute niyong tingnan. Ginawa niyong children's gathering yung sunugan. At alam mo bang, bad trip na si Dennis sa'yo? Yan ang sabi niya sa akin. Kasi pag tinatawag ka sa judging, ang hirap mo daw hanapin. Tapos malaman-laman namin na doon ka lang pala sa gilid ng sound system. Kumuplats ang puta. O alam naming maliit ka, pero ikaw yung maliit na di nakakapuwing ng mata. Sulat mo na paglumaan ng iba, kabaliktaran lang to ng plug ceremony tang ina. Kasi kahit maliit ka pagdating sa linya, di ikaw ang nauuna. At galit ka sa mga delivering pasigaw.
Yan ang yung laging mini-mention. Pero isa ka rin sa mga sumisigaw. Hipokritong opinion. Sigaw mo, pangtambay. Bullshit sa distribution. Kaya sablay delivery nitong ex-convict na walang conviction. Panay choke walang sinabi. Pag walang halamang sinasandalan. Na parang si Zaki, malakas ka lang pag sunugan. Pero pag normal, wala. Bawat sapak, walang haymaker. Nonsense bawat tugma na parang ribat lang ni Topher. Puro parang na naman ba? Galit ka pag kinukumpara. Dito pang didis sa kanila. Explanation to na ang kalakasan mo ay kahinaan nila. Kaya J-King, di mo to makokontrol. Naglagay ng das sa pangalan kasi nga naghahabol. O una kang sumikat noon at sa liga nakaraos. Pero pakto pero tulad ng 50-meter dash, madali kang ang nakarating pero mabilis ka rin natapos. Kailanman di ka magiging kagasan, niwala kang ang fortune, loser. Sarap sa gasaan itong sinyong walang fortuner. Blooper ka na joker, sa NBI ka lang naging hitmaker. At kung usapang clothing line, nagmukha kang Adam Sandler. Oo, hanggang karakter lang ang iyong pagiging hustler. Kaya magribat ka pa ng magribat, pero mga kagaguhan mo, di mo na kayang ibalik. Hubad na katotohanan to at di mo na matatabunan ng damit. Consistent siya na eh, no? Consistent si Kukuda eh. Eto, mukhang malamang pag tumumlay pa si J.King nito. Tangin na mahirap i-judge yun, man. Kasi palumpalo yung round 1 niya talaga eh. Tapos natalo siya ng consistent nung ano. Nung 2 and 3 ni Pukuda. Panoorin natin mga idol. Tingnan natin. Hinirap ay tagay. At least yun, nag-million views, man. Eh, ikaw, kahit maghubad ka, hype ka, di ka magkaka-million views din. Tangina mo, nakulong pa ako. Yung ba'y sinasabi, at least nagbago na ako. At ayos yun, men. Ayos yun yung rebat na yun. Round 1 pa nabanat ni ano yun, di ba? Ni Pukuda yun. Tapos sa round 3 niya ni rebat. Ang galing, men. Itin natin yun. Ito, nag-million views, men. Eh, ikaw, kahit maghubad ka, hype ka, di ka magkaka-million views din. Tangina mo, nakulong pa ako. Yung ba'y sinasabi, at least nagbago na ako. At naging mabuting tao, men. Eh, ikaw, di ka nga nakulong. Pero hanggang ngayon, demonyo ka pa rin. Ay, ikaw. Round 3, gang! Sabi niya, magkaiba daw yung batas dito sa atin at yung batas sa Mindanao. Yung linya pa na yan, kanyang nilakas. Sa inyo, iba batas. Bakit? Ilang panahiwala yung Mindanao sa Pinas? Isang bansa, tapos magkaiba batas. Lakas ng tama na ito. Huwag mo sabihin iba din oras sa inyo. Aligma! Sobrang bobo nung dayo. Akala niya ibang bansa na yung Mindanao porkit pagpunta rito, sumasakay siya ng eroplano. Bobo! At may tanong lang ako. Ba't ba ganyan yung mukha mo, butas-butas? Parang kinurakot na kalsada. Tol, di na yan kaya ng palitada. Masisira pangalan ni Vicky Velo pag yan ang ginawa niya. Tingnan nyo kasi, mas malalim. Alam mo, nagusto ko yung paggamit niya nung ano na yung kinurakot na kalsada. Kasi, most of the time na pag ganun yung angles, tinitira yung mukha, di ba? Kasunod nun, yung mga, ano eh, mga punchline na, ano eh, usually nagamit na o trending na word before. Di ba? Mapanahon ng parents natin, ganyan ang lolo at lola natin. Kahit mapanahon natin, pero sa kanya ginamit niya yung ano, yung tawag yun, nakokorap na kalsada. Maganda yun, nagustuhan ko yun. Ata! Tol, di na yan kaya. Stigma! Sobrang bobo nung dayo! Akala niya ibang bansa na yung Mindanao porkit papunta rito, sumasakay siya ng eroplano. Bobo. At may tanong lang ako. Bobo. Ba't pagayin yung mukha mo, butas-butas? Yan. Parang kinurakot na kalsada. Tol, di na yan kaya ng palitada.
Masisira pangalan ni Vicky Velo pag yan ang ginawa niya. Tingnan nyo kasi, mas malala pa sa mukha ni Enigma. Tangi na mo, man. Kaya yung dami ng butas, nakakamangha. Tol, pag umiinom ka ba ng tubig, lumalabas sa pisngi mo. Tangi na mo to. Tingnan nyo kasi yung uka ng mukha. Parang hinataw ng durian at langka. Pero dahil dyan, na-discover niya ibang talent niya. Kasi pag kumakain siya ng buong kutusino, paglabas sa pisngi niya, giniling na. Alam niyo kung bakit siya nagkaganyan? Sasabihin ko na. Men. Sa probinsya kasi nila. Sorry, JK. Pasensya na kayo, men. Yung pagpa-emphasis niya nung yung bukbok sa mukha nung ni Fukuda is talagang yung mga mabababaw na panlalait, hindi mo maano yun eh. Hindi may explain yun how the face look eh. Di ba? Kaya ginamitin niya ng mga ibang talagang ano mo, mga mabibilive kayo na yun ang pinili niyang words. No? Ang galing eh. Ate, tinutusok ng karayong pag may kinukulam sila. O ano? Mababaw ba? At least totoo mga sinasabi kong butas mo. Hindi kagaya ng mga sinasabi mo na pang out of this world, parang Star Wars lang, ano? Magaling kang dumakda. Maganda yun, sa ano, kaya Enigma. Dahil toilets ka rin. Samantalang pag ako dumakda, malinis, parang Zach Labin. Masakit lang to sa tenga. Sa bagay, di na nakapagtakaisipin man ng ilang giniling, beses. Man. Kasi taga CDO ka nga pala. Kaya tunog lata yung boses. Dinadaan mo lang kami sa sigaw. Alam mo tawag sa tira mo, balagbag. Dinadaan lang sa lakas ng tira, nagbabaka sakaling may malaglag. Samantalang ako, sure ball pag tumira. Kahit malayo ang target. Dahil ako'y mas asintado pa kay White Death. O di mo kalala si White Death. Yun yung pinakamagaling na sniper sa buong mundo, tanga. Kita mo na, nakalaban mo na ako, may natutunan ka pa. Tangina, ano, Rebe, no? Mindanao, baka barilin mo ako. Gago. Patatarin ng putok. Di ako takot sa putok ng baril. Kasi sanay ako sabog. Dati. Pero ako, alam ko rin, sa kalaman yung ako'y nadapa. Yan. Dahil wala sa akin umalalay. Ako'y hinusgahan at kinutsa. Ako'y hinusgahan at kinutsa nung ibang mga hindi naman dumamay. Pero nakita kong mahal ako ng mga tao at suporta nila'y tunay. Kasi paglaya ako sa kulungan, maraming nagsaya at nakitagay. Kaya sa'yo na yung panalo. Oh, di ko kailangan yan. Dahil yung naipanalo ko sa buhay, Bukuda, mas sigit pa dyan. Time. Time na, no? Parang nag-ano siya eh, nung paano yung papasok yun eh. Ewan kasi parang alam yun, medyo nag-i-starter ng konti na inaabahan ako eh. Parang, kasi pag nag-joke na siya, parang ganun eh. Yung pababa na yung joke niya, parang naging awkward na natatahimik na ako na ano eh. Joke, pero naipasok niya yung galing yung last na ano na yun. Round 3, J-King yung men. J-King to, 1 and 3. Yung Kukuda, baka tumabla lang sa round 2. Yo, nawala lang na ilang buwan, pero nandito ulit. Gusto namin mag isang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga patrons natin. Sa lahat ng tulong. Habaan na ng video natin, mga idol. Na ipagpatuloy itong lahat. Hindi natin, manunod pa tayo ng iba, kaya pass-forward yung muna ito, Boss Enigma, idol. Ayan, pasesya ka na. Siguro makapanood pa akong dalawa pa. Ayan, isang request, tsaka ano, random video tayo. 14, Kukuda vs. J. King, mag-ayos pang beses, para sa kanilang pareho. Ang ina, men. Round 1, J-King. 4-1! Mag-iay tayo lahat para kay Fukuda. Ay, shoot, men. Hangga sa Fukuda, men. Interesting to mga idol. Pahinggan natin. Siyempre, tatanungin nyo, bro. Congrats pa rin kay Fukuda. Di ba? Nanalo siya, yun lang mga gawa. Pero siyempre, yung personal ko naman, medyo ano, bakit? Yan, pakinggan natin yung mga expert kasi hindi mo naka-expert eh. Yan. Nabahan na natin yung mga video, idol. Pasensya na kayo, men. Interesting lang, bro. Yo, ganda nga ba yun? Para sa akin, hindi talaga siya. Pero round 1 at saka 3, binigay ko kayo 4. Kumbaga yung si J-King naman, may punchline sa madya. Mas nakakatawa siya.
Para sa akin kasi, banta lang. Mas lamang talaga ang mga masasakit na linya. Mas masasakit yung mga sinabi ni Fukuda para sa akin. So, para sa akin, Fukuda. Okay. Nagtindihan ko yun. Yeah, batas. Bago ko sabihin, hindi, sige, sabihin ko na. Ako yung nag-iisang bumoto kay J. King. Binigay ko yung first two tika rounds. Tika lang. Sabi ni ano, 1 and 3, Fukuda. Tangin yung 1 and 3 yung J. King ko eh. Tapos, oh, baka nagkamali lang siya ng banggit, man. J. King. Di ba? Tignan yung mga idol. Talaga. Yung third, para sa akin, lumamang na konti si J. King. Props sa kanila parehas. Sobrang dikit na laban. Yun, J. King. Gino Rodriguez, available sa Spotify, sa YouTube. J. King, man. Yung under a pricing records yun. Yolo, binoto si Fukuda. Round 1, round 2. Yun, lumabas naman dun yung madalas niyang ginagawa, mga wordplay. Nagustuhan ko din yung paglalaro niya sa King. Tapos yung, Okay. Siguro, ano, alam mo na. Hindi kasi ako technical eh. Siguro, yun yung hindi ko nakita kay Fukuda eh. Nakakita ko lang sa kanya yung consistency niya eh. Diba? Deliver energy. Tas walang stutter, walang small stutter or ano, major ano, wala. Ano, tuloy. Pero hindi siya nag ano. Kasi yung J. King na pagribat eh. Isa, dalawa. Tapos yung baon niya na deliver niya na 'yon. 'Di ba? Tapos yung round 3 niya pa na ano na nagribat siya na ambaan at ipuko na yung round 1. Alam mo 'yon? Siguro ba may nagmi-mix up sa head ni J. King kasi kaya siya nag-small ano tagyan. Hindi tuloy-tuloy yung banat niya. Pero ang ganda man, ba't ganun? Madalas niyang ginagawa ang mga wordplay. Nagustuhan ko din yung paglalaro niya sa King. Tapos yung... Yun, Sobrang napaka-komplikado nung ano eh. Siguro para sa akin na. Hindi napaka-komplikado. Hindi ko kaya abutin yung gustong emphasis ni Fukuda eh. Hindi ko abot eh. Yung FTJ, yung LeBron, tapos FT na first pick. Yun. Saka yung ender niya na dinabuhay sa legal na paraan. Straight to the point siya, pero para sa akin malakas yun. Si J. King naman kasi personal yun, man. Round 2 nakita ako na puro straight to the point lang, direkta lang yung mga sapak niya. Pero kung nilagyan niya siguro ng, o sinabayan niya ng mga wordplay, siguro mas nakakaroon. Okay, oh. Yung round 3 naman, binigay ko kay J. King. So, yun na. So, yun nga, yung... Alam ko na yung ibig niyo sabihin. So, yun. Pero J. King pa rin ako, man. Butangin na ito. Care about those elements, bro. J. King ako wrong, bro. Oh, well, no disrespect to Fukuda, man. Tsaka sa mga judges, syempre. J. King, man. Lumabas yung hinahanap ko kututusok sa kanya, yung mga jokes niya. Although sa round 3, parang yung naging subject niya na lang is yung tungkol sa nangyari sa kanya. Binoto ko pa rin siya dun sa round 3. So lumalabas, round 1, round 2 kay Fukuda ako, tapos round 3 kay J. King. Ang kinain yan? Ayun, binoto ko si... Round 1 mo, Fukuda? Mas maraming punch 9 na nagbibin ako ng punch 9 kay Fukuda. At on top of that, mas malakas yung tapos ni Fukuda, yung round ender. Yung sa, ano ba yun? Yung buhay ng pamilya sa legal na paraan yan. Kumbaga, malakas yung tapos compared kay J. King. Personal bars yun, man. Scenario. Mas malakas yung tapos tsaka mas maraming punch na yun na pumalok si Fukuda, whether it be birthday, whether it be just a simple as striking statement. Sarap tumambay dyan, yun. Tignan mo yung sa kanil, ang dami dun. Habang si J. King, may mga punch na yun kasi siya na predictable para sa akin, parang yung sa Fukuda, mahangin. Kumbaga, narinig ko rin in the past, yung sa first round, yung chicken pa lang sa akin. Kumbaga, alam mo nang parating. So, hindi malakas yung impact para sa akin. Makes sense. Pero, round 3, nakuha niya. Mahadvan sila yung magagaling itong mga to, man. Magagaling mga judges na. Nakuha niya yung momentum in terms of lalo na to si ano? Face jokes. Pangalan nito, nakalimutan ko na. Oh, nag-choke ko na. Lumabas yung creativity. Nakalimutan ko lines ko, ha? Ano pangalan nito? Jigging sa third round. At, ayun din. Yun, mas malakas din yung tapos ni Jake sa round 3. So, 2-1 in favor of Fukuda. Poker, pinunto ko sa laban na to si Fukuda. Tutangin na yung sa round 1. Round 1 ni Jake King, round 1 ni Fukuda. Lamang na lamang daw si Fukuda, lalo na yung sa mga king, sa bang king.
Ang king. Ang galing bro, ang galing. Ang galing ng ano. Alam mo bakit ako na ano, nagagaling ang is. Talagang asarap pakinggan ng iba-ibang ano ng tao. Iba ako, iba sila. Tapos pag nirespeto mo, na pumunta ka doon sa posisyon nila. Alam ba, ayan, diba, pumunta sa posisyon nila. Tatayo ako dito, palit tayo. Di ba? Kaya lang, hindi ko maunawaan ng ganong kagaling. Pero, naikita ko naman na maganda yung angles nila. Maganda yung nakita nilang angles. Iba din, iba rin. Napaka-technical, tsaka maraming ano. Alam, marami na silang alam sa elements nung ano, rap battle. Parang nabali ko. 40 minutes mga idol, men. Pusin na natin to. Kasi parang nag-adjust din talaga siya kasi matagal din wala. Tapos sa round 2, yun. Para sa akin, patas lang din yun. At yung sa round 3 naman, kasi sobrang solid ni Kukuda doon. At sobrang solid din ni JK. Sobrang din yun ang sa kung laban nila. Yung round 3, yung sobrang dikit si comedy si JK. Tapos si Kukuda, ang dami niyang bars ko. Pero mas lumang pa rin para sa akin si Kukuda doon. Pero sobrang konti lang yung lamang doon. Overall, panalo ka sa akin si Kukuda. Pero man, nga pala kay Ma'am Jess. Bro, kung wala kong... Ang hirap namang i-get nung ano nung tawag yun, mga elements ni Pukuda, 'di ba? Kasi parang sinabi ni Flick, kailangan effective ka, men. Kailangan effective ka. So syempre judges sila, being judges, kailangan marami kang alam sa elements, no. Ayun ang pinaka ano mo eh, tawag yun. Pinangahawakan mo bilang judge, 'di ba? Ayun yung sinusunod mo, book yun eh. Diba? Tanggalin mo yun. Yun. Jaking ako, man. So, mga idol, next video tayo, bro. Next video. Ano tayo? Request.